Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa namang live stream. Mga kabatas natin, back to regular programming tayo. Ano? Alam nyo, itong pag-uusapan natin ngayon, no? Itong Marcoleta versus Rafi Tulfo. At alam nyo mga kabatas natin, no? Medyo, ano, no? Ang dami ko na naririnig na tumatawag nga dun sa mga Tulfonatics. At napapasmile ako mga kabatas natin. Kung tinatawag nila yung mga Tulfonatics. At dito mga kabatas natin, no, dinefine nila kung ang Tulfonatics o sino yung mga Tulfonatics, mga kabatas natin. Ano? So tignan natin kung ano yung usapan dito. Audio, siguro audio lang muna. Hindi naman kailangan makita yung mukha nila. No? Mamaya lalabas. Ito, mga kabatas natin, panoorin natin. Sana maging tapat tayo. Opo, opo. Wag kayong mag-aasunto, wag kang manghuhusga ng kapwa mo. Yan, mga kabatas natin. No? Sana maging tapat tayo. If we go to social media, mga kabatas natin, yun lang naman ang hiling ko sa lahat ng tao. No? Maging tapat tayo. And like I said, no, lahat ng ilalabas natin, dapat kailangan nating panindigan. Diba? Huwag yung mag-delete. Diba? Hindi tama yon. Kasi mga kabatas natin, Tulfo style yun eh. Delete video. Diba? Ngayon, si Rafi Tulfo, mga kabatas natin, hindi siya makadelete ng mga videos kasi nga, eh, Senate hearing eh. Diba? Eh, alam nyo naman, si Rafi Tulfo, lalo na pag tumitira din sa atin yan. Diba? Delete video. No. Ano napapala mo sa kadidelete ng video? Ang importante kasi bago tayo magsalita. Diba? Pag-isipan muna natin sasabihin natin. At siguraduhin natin na pag binitawan natin yung mga sinabi natin, ano ho, eh hindi natin i-delete yun kasi it's forever there. Diba? Oh, mga kabatas natin, tignan natin. Maging tapat ka lang, sabi nga. Oh, let's go. Kung halimbawa, binuli niya lahat ang makasama niya sa Senado. Ito yung tignan niyo yung mga term nila mga kabatas natin. That's not my term, ha? That's not my terminology. Binuli niya lahat ng mga kasama niya sa Senado. No? Binuli niya. Di ba? Nangyari ngayon, lahat binubuli niya. Totoo. At hindi kumikim. Oh. Lahat binubuli niya. Sabi ko nga, mga Tulfonatics, ano, kapag kayo ay magagalit sa akin dahil dito, wag naman. Ay, hindi pala. Galit na pala kayo dati sa akin. Okay lang. Tuloy nyo lang. Tuloy nyo lang, ano, mga Tulfonatics. Pero dito, madi-define. Parang may sasabihin siya kung ano yung mga Tulfonatics, di ba? Ito, lahat binubuli niya. Buhay yung makasama niya, ibahin niya kami. Uh-huh. Ibahin niya ako. Okay. Yan, oo. Ibahin daw siya. Kasi nga, ang dami rin nagtataka. No? Hindi lang ako, hindi lang yung batas natin, hindi lang yung mga kabatas natin, no? Hindi lang yung ating community ang nagtataka bakit sobrang tahimik nila. And ang sinasabi nga ng marami, eh dahil mga kabatas natin, takot sila doon sa mga Tulfonatics. Ang daming following ni Rafi Tulfo, di ba? Tapos mga kabatas natin, yung mga followers niya, pare-pareho ang sinasabi pag umaatake. Biruin niyo mga kabatas natin sa TikTok, no? Maglalabas lang ako ng video sa TikTok, no? Si Recool, siya yung naglalabas doon eh. Maglalabas lang. Mga kabatas natin, agad-agad. Siguro, tsamba na makaisang oras na nakababad yung video, merong violation agad. Basta Rafi Tulfo ang nakalagay doon. Kung lang ang nire-report mga kabatas natin, no? Crazy, right? Di ba? Tuloy natin. Huwag niyang, sana sabihin, sinabi niya sana na, sige, ganito po, pero hindi ko naman po nilalahat. Pero opo, masakit din yun, kahit hindi niya nilalahat eh. Tinukoy din eh. Niya, sabi niya mga kapatid, papaliwanag ko rin sa inyo kasi yung hindi niya linalahat. Alam niyo, yung sinasabi ko sa inyo, na pag sinabi mong hindi mo linalahat, parang nilahat mo na rin sila. Bakit? Kasi nga, hindi mo naman in-identify yung taong yun eh. 'Di ba? Buti sana kung kunwari it's very specific. Kasi kunwari pag sinabi ko lahat ng mga taga NBI, hindi pala ako nagsabi dito, no.
Okay, example na lang, no? Sasabihin ko, yung mga taga-NBI, no? Kayo dyan, alam ko kung ano yung modus nyo. Yung hulid up nyo. Alam ko yung modus nyo. Hindi ko naman nila lahat, di ba? Karamihan, 90%, ganun siya usually, mga kabatas natin, di ba? Pero paano mo kasi madidistinguish kung sino yung hindi kasali doon sa mga inaakusahan niya na gumagawa ng hindi tama? Di ba? Paano mo malalaman? So, in essence, mga kabatas natin, parang nilahat mo na rin. Di ba? Because you did not exclude anyone. Di ba? You did not exclude anyone. O, tuloy natin. Kabuuan, di ba? Sabi niya. Parang ganun na rin eh. Di ba? Parang pag sinabi ko sa inyo, alam niyo yung pamilya niyo, no? Hindi ko linalata, pero yung pamilya niyo ganid sa pera. Di ba? Kunwari yun ang sasabihin ko. Ngayon, sa tingin mo ba, dahil sinabi ko na hindi ko nilalahat, eh yung isip ng mga tao tungkol sa pamilyang yun, eh okay lang? Dahil sinabi mo na hindi naman lahat sila ganid sa pera? Alam nyo kasi mga kabatas natin, if you scale it down, tapos i-apply nyo siya doon sa sitwasyon kung saan may mga real people involved, malapit sa inyo, maiintindihan ng mga tao, di ba? It will make no sense. And you will know and you will understand na oo nga, pag sa akin sinabi yun, masakit. Di ba? O, tuloy natin. Teka. Eh kasi ho, parang lagi na lamang lumalabas. Ito, sana wag na may pagdamdam ng mga... May mga tinatawag kasing mga tool fanatics ko na hindi na po... Ito. Sorry, hindi ko kilala kung sino ito. Ito nagsasalita. Pero sinabi niya, may mga tinatawag na tool fanatics. Mga kapatas natin, may mga tinatawag na tool fanatics to na hindi na po tinitignan kung tama o mali. Basta sila makapabor lang sa kanila. No, ha? E sana pag-aralan nyo rin mabuti. Baka humamaya, lagi. As it turned out, mga kapatas natin, hindi lang tayo. Di ba? Nakita nyo, no? Yung sinabi niya doon, may mga tool fanatics kung saan, no? Sunod-sunod na lang. Sunod-sunuran na lang. Tignan niya mga kabatas natin. Pabor lang sa kanila. Ano, ha? Ito. Hindi na po tinitignan kung tama o mali. Basta sila makapabor lang sa kanila. Ano, ha? E sana... basta makapabor lang daw sa mga tulfo. Diba? Sana pag-aralan. Tama. Diba? Pag-aralan din. Kung makabubuti ito o hindi. Kaya nga tayo nagtuturo ng critical thinking. That's why we always say odi alteram partem. The other side. 'Di ba? Kasi ang nangyayari sa mga tool fanatics ngayon, mga kabatas natin, kapag ikaw criticize mo si Rafi Tulfo, maganda man o hindi, especially dito sa batas natin. 'Di ba? Hindi naman na yata sila nanonood. Todo bash na lang. Ilalagay na lang nila doon sa comment section. At mind you, pare-pareho sila nang linalagay. Attorney no case, cheap lawyer. Di ba? Ganun lang. Malaking kalokohan, di ba? O, tuloy natin. Pag-aralan nyo rin mabuti, baka humamaya, nagagamit din kayo kasi lagi po itong viral sa social media. Kapag ka nagsalita, may mga operator po siya na talagang hinahype ang lahat ng sinasabi niya. Mga kabatas natin, may mga operator siya na laging hinahype ang mga sinasabi niya. Mga kabatas natin, alam niyo ho, no? Hindi ko naman inaakusahan na may mga trolls at hindi ko sinasabi na ito ay bayad na troll ni Rafi Tulfo. Pero kapag kayo ay miyembro doon sa mga ilang miyembro doon sa Batas Natin group kung saan linabas nila, no? Yung sunod-sunod na comment, no? Na galing sa iba't ibang tao, iba-iba ang wordings, ang phrasings, pero pare-pareho ang keyword. Pare-pareho ang keywords. Ginumble-jumble lang, mga kabatas natin. Di ba? Is that organic? It's not.
Pero mga kabatas natin, sino man ang gumagawa nun, because it's obviously trolling, ano ho, pare-parehong comment, iba-iba lang yung pagkakasabi. Hindi ko naman inaakusahan dito na ito ay mga tauhan ni Senator Raffy Tulfo, pero alam naman natin marami siyang tauhan. Pero hindi ko naman sinasabi, o kaya baka isa lang na siya lang mismo gumawa doon sa sarili niya. Di ba? Sabi nga naman kasi, lalo na nung election, marami daw ganyan yung mga tao. Pero I'll be honest to everyone, and this is a fact, no? Kami, hindi kami gumagawa ng ganyan dito sa batas natin. Even during the elections, ano, nung pinatakbo ni Attorney Magalong, yung campaign ni Mayor Magalong, we never use trolls. At alam nyo rin dito mga kabatas natin, sa ating Batas Natin channel, no? Pag nagko-comment, di ba? Ako yung nagko-comment. Hindi ko kailangan gumamit ng ibang account para mambasa. Di ba? O, tuloy natin. Ito yung problema ngayon. Dapat si Senador Tulfo, ito muna yung paliwanag niya. Ayun. Hindi ko lang alam kung kaya niya ipaliwanag ito. Pero kinakailangan, arali niya muna ito. Hindi lamang maglalagay ka ng pondo. Dito siya nagkamali eh. Sisisihin niya kami. Hindi pala siya naglagay ng pondo pagkatapos ang Congress ang binabalatan niya. At maging yata yung chairman ng Finance Committee ng Senado, Senador Sani Angara, eh sinasabing wala talagang inilagay. Alam mo naman alam niyo mga kabatas natin yan kasi kapag ikaw ay grandstanding o nagpapabida lang, di ba? Kailangan talaga yung spotlight nasa iyo. If you are grandstanding kasi mga kabatas natin, no, nasa iyo yung spotlight, kailangan mo magsalita. Kailangan mo magsabi ng bagay kung saan yung mga tao, also known as the Tulfonatics, ay ngayon, ilang beses o makailang beses ko nang dinebunk itong si Raffy Tulfo, especially doon sa mga sinasabi niya tungkol sa batas. At meron pa mga kabatas natin, bagong content ulit itong si Raffy Tulfo. Yung hearing sa Senado tungkol sa landmark, it's a huge waste of time. Ipapakita ko sa inyo mga kabatas natin sa susunod kung ano ang nangyari dyan, and I will tell you it's useless again. And tandaan nyo itong hearing sa landmark, no, it's about one company lang. Ngayon, mga kabatas natin, itong isang kumpanya na gumagawa ng hindi maganda, di ba? Madali lang naman sanang i-correct yan eh. Itong landmark na ito, how will that affect the Filipino people? Why will you waste the time and money of the Filipino people correcting one company? Eh, kung makokorek naman yan, madali lang. Tapos kung may makikinabang dyan yung mga empleyado, why do we have to sacrifice? Diba? O, tignan natin itong... Ito yung magusto kong comment ni Eusebio. Eh, ka talaga... Uhugin ka palang para ikumpara kay Senator Tulfo. Wag na wag nyo akong kinukumpara sa kanya. No? Ang layo namin. Okay? Ang layo namin. Hindi yung na may mataas at saka mababa, ha? Malayo na nandun ako, nandun siya. At, no, hindi ako proud pag naging Raffy Tulfo ako. Feeling nyo ba, iniisip nyo ba, mga Tulfonatics, na gusto kong maging Raffy Tulfo? Oh my goodness. Gusto kong magkaroon ng conviction for libel? Gusto kong mamahiya ng mga tao sa palabas ko gamit yung kanilang pampamilyang problema? Gusto nyo ba na ganun ang gawin ko? Pupunta ako sa Senado, magpuputak-putak ng mga bagay na hindi ko alam, tapos sasabihin ko, regardless? Huwag nyo akong kinukumpara sa kanya. Ikumpara nyo na lang ako sa baboy, sa crocodile. Mas gusto ko pa yon. Pero baka nakakaya sa baboy o kaya sa crocodile. Ha? Pero parang awa nyo na, wag nyo akong ikumpara kay Senator Tulfo. Kahit uhugin ako, ang importante, ano ho, hindi ako nagkakalat.
Ito, kung gusto mo talagang tapatan si Tulfo, higitan mo ang tulong na tunay na ginagawa sa mahihirap. Saan? Itan Eusebio, nasaan yung tulong at gaano karami yung tulong na ginagawa niya sa mahihirap? Yung tigsa 10,000 na nakukuha niya sa YouTube na binibigay niya doon, eh galing sa foundation yon, hindi galing kay Rafi Tulfo. Kung YouTube ang usapan. Kasi napag-alaman na natin, di ba, na ang may-ari, o sinasabi nila, syempre, allegedly, na ang may-ari daw, no? Eh yung foundation. Di ibig sabihin, hindi tulong galing kay Rafi Tulfo yon. Alam mo talaga, kapag kunwari, no, hindi ka sincere sa ginagawa mo, magiging kabutas ka talaga. Diba? Butas. Madaling butasin. O saan yung tulong na binigay niya? Kung galing naman pala sa foundation yon. Tandaan mo yung foundation at saka si Rafi Tulfo, magkaibang tao yon. Diba? Oh. Saan? Di ka tulad mo, manggagamit lang ng tao para magkapera ka. Sabi niya, sinong ginamit ko? Yaman naman nun. Sinong ginamit kong tao at nagkapera ako? Walang binigay na pera sa akin si Rafi Tulfo, hindi katulad sa inyo kung may binigay siyang pera sa inyo. Tandaan niyo yan. Masyadong bulok ang estilo mo, Attorney Libagan. O yan. Template na template. Attorney Libagan, kabutas. Diba? Bulok. O, nasaan ang tulong ni Rafi Tulfo? Kung pagmamay-ari ng foundation pala yung Rafi Tulfo in action na kliniklaim nila. No? Sila lang nagsasabi nun, ha? Ko lang. Diba? Mag-isip-isip kasi kayo. Hindi kayo nag-iisip katulad yan, eh. Katulad yan. Sabi nyo, kabutas. O. Eh, kung hindi pala sa kanya yung Rafi Tulfo in action, o, bakit? Tulfo in action. Diba? Oh, tuloy natin. Hindi ako magsasalita rito nang hindi ko chine-check yan. Yun na nga po. Walang alokasyon nanggaling sa kanya. Ang kinukuha niya pala, pinapalabas pa dito na parang nagsisinungaling itong si Rafi Tulfo. Alam nyo naman, galit na galit tayo sa Rafi Tulfo. Ay, sa nagsisinungaling. Hindi tayo galit sa Rafi Tulfo, no? No, malamang galit tayo sa mga ibang ginagawa ni Rafi Tulfo, pero yung Rafi Tulfo bilang isang tao, no, hinahayaan lang natin siya, no. Lahat may karapatang huminga. 'Di ba? O yan, wala pa lang pondo. Tapos nagpabida siya doon. No, tuloy natin. Tingin niya yung budget ng DNR, opo, yung pala ilalagay niya sa DICT. Hindi pumayag ang mga kasama niya. Oh, eh bakit kami ang sisisihin niya? Yun nga yung sinabi ko sa kanya, yung budget, no, ihila-hilain niya daw. Ewan ko kung ano pa yun, ha, mga kabatas natin, kung during budget deliberations pa yun, no, o kaya bago nila pirmahan yung budget for the year. Eh, pero kapag nailaan na yung budget na yun, tapos hihilain mo yung budget galing sa ibang ahensya, eh, ang tawag doon, eh, technical malversation. Bawal yun, mga kabatas natin. Di ba? O, oh, ito. Ito, sabi ni Zian, sabi niya, Cedric Garcia, at question lang po, ang Solgen po ba ang may power na mag-question ng existence ng Rafi Tulfo in Action Foundation like Corporation by Estoppel, or any person po pwede? Sabi niyang ganyan. Alam niyo, ang alam ko, syempre, dapat sana Solicitor General. Pero I think any person with interest. Pag-aaralan ko pa yan. Hindi ko pa masyadong, ayoko magsalita, no, ng ano, ng agad-agad. Kasi alam niyo naman, pero hindi Estoppel yun. Parang naiisip ko, kawaran to. Iki-question mo yung existence ng isang korporasyon. Di ba? Yun. Pero, huwag muna yan. Huwag muna yan. Tago muna natin yan, ha? Kumbaga, lutuin. Lutuin muna yan. O, tuloy natin. Ako po. Pero, dapat sana siya. Nakita mo, pinag-uusapan natin ang kuryente kanina. Siya ang chairman ng Energy Committee. Senate Committee on Energy. Meron ba akong naririnig na, halimbawa, opo. Opinion sa kanya o suporta, halimbawa, dapat sana tutulungan niya ako dito na pagtulungan namin, ilahad natin ang mga dapat gawin natin
para ngayon tuluyan na nating maibaba ang taripa, ang presyo ng kuryente sa bansa. Ikaw, ayan, mga kabatas natin, binalikan siya. No? Head ka ng Committee on Energy, wala kang ginagawa, sabi sa kanya. Di ba? O ano masasabi niyo dun, Telefonatic? Tang kuryente niyo dyan. Chairman ng Energy, meron ka bang contribution dito? Meron ka bang inaral dito? Meron ka. Alam mo, ang keyword talaga aral eh. No, mga kabatas natin. Tsaka contribution. Meron ka contribution, meron ka bang inaral? Di ba? Kasi nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, it always pays to learn. Importante. Pera yung sariling bahay. Di ba? Naglalagba tayo. Di ba? Parang umikot ka dun sa mga kapitbahay mo. Nagsisisigaw ka dun. Tapos pinagalitan mo sila dahil madumi yung bahay nila. Nagbida-bida ka dun. Pinagalitan mo yung mga magulang kung bakit hindi maganda yung pagpapalaki nila doon sa kanilang mga anak. Kung bakit may mga basura. Kung bakit ang gulo-gulo. Tapos pag tinignan yung bahay mo, mas matindi pa pala. Ay! Nako. Ito si Dark Shade. Meron palang ganun kinakanggitan mo sarili mo. Eh baka meron, Dark Shade. Ikaw naman. Ano naman, kung nakikisabit siya masama ba, makisabit ka rin para maingat ka rin sa sarili. Alam niyo, speaking of sabit, pero bawal na yun ngayon eh. Noon kasi, mga kabatas natin, nung nandun ako sa La Trinidad, sa Benguet, ano ho. Yung sasakyan namin sa Pico, papunta sa bahay namin, tatlo lang. Tatlo lang. Kaya maglalakad ka talaga. Kung gusto mong mag-antay, at least 30 minutes. 30 to, siguro 2 hours bago may dumating na sasakyan, ano ho. Ngayon, kapag ganun, mag-aantay ka, ang problema, dahil iisa yung sasakyan, eh, wala kang mauupuan. Ano mangyayari? Sasabit. Kaya siguro, lagi ako sumasabit ngayon. Kaya siguro, lagi ako sumasabit ngayon, di ba? Kasi, na-practice ko na rin eh. Tuloy natin. Ay, bukang hanggang ngayon kung wala pa. Bukang hindi niya. Ayun na nga yung sinasabi ko. Blag ka rito, blag ka doon. Puro na lang eh. Eh, baka nami-mislead. Vlog ka dito, vlog. Nakabatas natin, ituloy na lang natin ito. 20 minutes na tayo. Lipat tayo sa ibang topic. Sa ibang, ibang channel. Pero ito, pag-usapan natin yung pagbablog niya. Nakakatuwa, ano? Pakinggan lang muna natin ito. Ano ba sinabi niya dito? Muna yung... Mo. Wala naman ako ano doon. Kung napabilib mo, okay lang sa akin yun. Okay lang yun. Kaya lang, dapat hindi nami-mislead ang mga tao. Ayun, Dapat hindi nami-mislead yung mga tao. Yan, mga kabatas natin. Nire-request kasi nila, ituloy daw natin ito. Sige, tutuloy natin ito. Ano? May DDT naman tayo eh. Diba? Huwag nating i-mislead yung tao. Vlog ka ng vlog. Aray, parang sinasabi ng mga Tulfonatic sa akin. Yun, mag-vlog ka na lang. Huwag ka na mag-abogado. Bakit? O di nagutom yung pamilya ko. Yan, mga kapatas natin. Lipat tayo sa kabila. No? Lipat tayo sa kabila. Ipa-part 2 natin ito. Magandang tapusin ito. Kasi nga, para naman yung mga Tulfonatics, hindi naman ako lang yung naririnig nila na bumabatikos sa kanilang sa kanilang idol. Kasi yan, merong iba. Eh, parang Axie Infinity nga noon, no? Pinag-uusapan ako, parang tanga-tanga naman itong abogadong ito. Mag-isa niya lang, bumabati ko sa Axie Infinity. Ang daming abogado dito sa Pilipinas. Sabi nila sa akin noon. Di ba? Ginagawa ka ng katatawanan. Tapos sabi pa sa akin, binasura mo lang yung pagiging abogado mo dahil gusto mo lang sumikat at kumontra sa Axie Infinity. 'Di ba? O ngayon, anong nangyari?
Ah, sige, part 2 natin, mga kapatid natin. Maraming salamat po sa inyo. Lipat po tayo sa kabila. At syempre, tulad na lagi ko sinasabi, matulog po tayo na mahimbing dahil alam natin na yung natutulog na mahimbing, siya yung laging panalo. Paalam po, pansamantala.